balita ni Ariel Lea. Bagong hemodialysis center sa bayan ng Aliaga, binuksan na. Nagkaroon ng inaugurasyon yan kahapon. Ariel Lea, pasok. Ayan nga, magandang tanghali. Kasalukuyan. Ang inaugurasyon ay sinagawa sa pangunguna ni Honorable Municipal Mayor Gilbert Moreno, katuwang ang presidente ng nasabing kumpanya na si Ginoong Andrew Saldana, Medical Director Dr. Carlo Franco Panunchuan, Municipal Health Officer Dr. Katrina Balcos. Ito ay binasbasan din ng appreciating praise na si Most Reverend Father Perfecto B. Alto Jr., ang Rector and Parish Priest Diocesan Shrine of St. John the Baptist Church. Ang Aliaga Hemodialysis Center na ito ay ang dating facility ng Management Disaster Risk Reduction and Management Office na matatagpuan sa likod ng Rural Health Unit, Ginba Aliaga Road, Santo Rosario, Aliaga, Nueva Ecija. Ginawan ng extension ang gusaning ito para maging treatment area ng mga pasyente noong nakaraang taon. Ang Aliaga Hemodialysis Center ay nag-operation bilang isang pribadong kumpanya na nakapaloob o partnership ng local government unit ng munisipalidad ng Aliaga. Ito ay bukas sa lahat ng pasyente na may chronic kidney disease at hindi lamang sa mga pasyente ng Aliaga kundi sa mga kakarapig bayan dito na mas malapit. Matatandaan na ang probinsya ng Nueva Ecija ay may mahigit na sa 10 dialysis center na matatagpuan sa iba't ibang bayan katulad ng Nueva Ecija Renal Center ng Zaragoza, Bioregion Hemo Center Gimba, Dialysis Center Science City of Muñoz, First Renal Dialysis Center Calavera, Palayan City Dialysis Center ng Palayan City, Nueva Ecija, Dialysis Center Cabanatuan at ang Nueva Ecija Renal Center sa Nursi City, Nueva Ecija. Ang Aliaga Hemodialysis na ito ay ang kauna-unahang dialysis center sa bayan ng Aliaga na nagbukas kahapon para sa mga may CDK o ang chronic kidney diseases. May 15 piraso na brand new machine at lahat na gamit sa loob ng center ay bago. Nasa 30 pasyente naman ang kayang i-accommodate sa loob ng 8 oras. Ayon kay Ms. Andrine, ang admin manager sa nabanggit na institusyon, bukas na ang kanilang center para tumanggap at makapagsumiti na ng mga requirements ang bawat pasyente. Katulad ng mga sumusunod, copy of last treatment sheet, endorsement letter from nephrologist, laboratory results katulad ng CBC within a month, hepatitis profile within 6 months, chest x-ray within 6 months, medical abstract at ang latest cover antigen results at COVID antigen results. At para naman sa telehealth requirements, kailangan din ang updated number for MDR, telehealth dialysis database, original proof of official receipt of contribution, certificate of number of dialysis treatment at photocopy ng ID. Pwede rin silang tawagan sa kanilang telephone number ng 09151-399-7313 o sa kanilang Facebook page na Aliaga Dialysis or mag-email sa aliagadialysiscenter@gmail.com. O sa mga mag-walk-in, hanapin lamang ang kanilang mga nurses na sina Miss Erlyn, Miss Rachel, Sir Game at Miss Angel. Ito po ang inyong Arya Leia para sa balitang lokal ng Radyo Nating Ginda 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayong Pilipino. Maraming salamat, Arya Leia. Kung privately operated yung dialysis na yan, ano naman ang tulong ng LGU? Kasi sabi mo ay parang may partnership, ano? Ano ang may tutulong ng LGU sa kanya o sa mga pasyente? Kasamang GU ang hindi natin natanong sa admin officer ng Aliaga Dialysis kasi unfortunately hindi tayo umabot
sa inauguration sa pagbubukas kasi dapat pinuntahan ni Arya Lea kaso nagkulang tayo ng panahon. Pero accordingly kay admin manager, pwede naman pong magtanong sa kanila, mayroong email, mayroong telephone number sa mga gustong mag-inquire or para sagutin ang mga katanungan na yan. Pero yung halimbawa, di ba sila ba ang magre-recommenda ng parang pasyente? Ganon. Yes, kung sila ay partner ng LGU. Yes po. Ang pinag pa ang mag-ano niyan, magbabayad kaya yung pasyente yes, ay magiging yes. So paano yun? Okay. Yes, kasama siya at kasama ang army, nire-required nila ang telehealth ng bawat pasyente. So, telehealth ang magbabayad. Okay, telehealth. Kasi merong ano, merong mga dialysis center katulad dito sa Gimba, di ba? Yung pasyente halos ang meron lang ano yung binabayaran nila pero halos naka-charge sa PhilHealth sa kayo. Yes po, katulad po sa Talavera. Yes po, katulad po sa Talavera kasi meron tayong mga pasyente dito sa Gimba na nag-transfer sa Talavera, halos wala daw silang binabayaran. Kaya nga PhilHealth ang sumasagot noon. Saka yung yes, LGU, po. May suporta rin yung LGU sa pasyente, hindi doon sa ano ha, sa ospital. Or yes, sa dialysis, ha, dialysis center. Ilan nga yung kaya nila i-accommodate sa dialysis center? 30. Yes, 30 katao ang kayang i-accommodate sa loob ng 8 oras kada araw. Pero ano yun, di ba? 30 sa araw. Kasi may pasyente na 3 times a week. Di ba? Yes po. Opo. O kung 3 times a week, yung 30 na yun, may ibang araw naman na sa iba. Kaya hindi... Hindi naman na parang 30 pasyente na araw-araw eh, yun din yung pasyente nila. Opo, tama. Okay, so, sige. At least eh... Nagpapakita lang yan na kung bakit dumadami din yung dialysis center. Nandaming may sakit sa kidney. Mm-hmm. Diba, no? Sana nga mag-alibre yun eh. Meron natang pinapatapos na sana malibre na ang dialysis. Yung PhilHealth, isa yan, para sa dialysis. Pero meron ding suporta yung government, yung government. Kasi yung PhilHealth, hindi mo naman sasabing pondo ng gobyerno yun eh. Kasi tayo mismo ay naghuhulog ng PhilHealth, diba? Pero may bahagi din yung gobyerno doon. Ngayon, yung LGU, yung particular na bukod sa nakakapag-refer yung LGU, meron pa ba siyang counterpart doon sa pasyente para sa center? Pero yung kasamang diyan kasama ang army yung malasakit program ba? Katulad din sa Talavera? Wala silang ginagastos ang mga pasyente kapag mayroong malasakit program. Ano kaya yung malasakit program? Pwede rin kaya yan sa mga dialysis center? Basta meron dun sa ospital. Na malasakit? Oo. Katulad din sa PJG. Merong malasakit dun. Walang Talavera is Talavera Hospital, ano? Talavera Hospital. Opo. Pero kasi yan na private yan eh. Yung mga tayo ngayon. Meron din mga private na ano? Meron din mga private na nakarehistro sa PhilHealth para magkaroon ng... PhilHealth nga lang yung ano nila. Pero ay, yung malasakit ang tinatanong. Para yung lahat-lahat na ay... makover. Sige, babasan po ang pagkain ng may asin. Kasama ang army, bago ito magpaalam si Ayaleya, nais ko ito magpasalamat sa admin ng Aliaga Hemodialysis Center sa pagbigay ito sa atin ng
mga pictures na sa kaganapan kahapon na nangyari. At babatiin ko na rin po ng belated happy birthday ang napakadakilang nurse ng Gimba General Hospital na napakabait na laging nagpuprovide kay Ayalaya ng Tramadol. Si Madam Marilyn O'Call. Belated happy birthday po, Madam, at kay Kuya Limon. Hoy, happy birthday! Happy birthday sa inyo. Kay Manny O'Call, asawa ni Sir Aldi. At kay Kuya Limos. Yes, okay, po. Sige. Maraming salamat, Aya Leia. Radio 9.